Trending talaga itong mga sayo ni Marian Rivera ngayon, mga ka-vibes, no? Nakitrend na rin ba kayo? Kung hindi pa, ituturo ko sa inyo kung paano gawin yung movement effects na gamit niya. Gamit lang ang inyong CapCut sa inyong mga cellphone. Ang sayo na ito ay gumagamit ng camera tracking kung saan itatrack ang movement ng inyong mukha, katawan, or mga kamay. Ito ay nasa pro version ng CapCut kung kaya't hindi nyo pwedeng i-download ang inyong video after nyo i-edit. Pero huwag kayong mag-alala dahil ituturo ko sa inyo kung paano makuha ang video ninyo kahit naka-pro kayo. Kaya manood kayo kung paano ko ginawa yun. Simulan na natin. Open yung CapCut app. New project. Import yung video na i-edit ninyo. At sa akin, si Vong Navarro na lang yung example ko. Kung mapapansin ninyo, sumasayaw siya pero hindi sumasabay yung movement. Para pasabayin yung movement, pumunta lang sa camera tracking. Tapos camera tracking, pwede nyo i-detect yung face, body, and hand. Tapos click lang yung start. Antay lang natin saglit. Pagkatapos, isiro lang itong rotation. Check. Ito na siya. Delay na natin yung video. At tingnan nyo, sumasabay na yung movement sa mukha ni Vong. Paano ba natin i-save to? Dahil naka CapCut Pro itong tools na to, mga ka-vibes. Isang paraan dyan ay i-screen record nyo lang. I-expand nyo tong video. Ganyan, tapos i-screen record nyo na. Mag-new project ulit tayo para i-edit natin yung in-screen record natin. Import lang natin yung video na yon. Tapos i-crop na natin to, mga ka-vibes. Click lang yung video or i-select lang yung video. Then punta lang kayo sa edit. Tapos crop. Katapos i-crop, pwede natin siyang i-zoom in para ma-occupied yung ating format. Ito na yung pinaka-result, mga ka-vibes, no? Wala na siyang watermark. Yan lang, mga ka-vibes. Pero kung i-export ninyo, lagay nyo na din sa yung frame per rate or FPS sa 30. Tapos yung bitrate, lagay nyo na sa high. Tapos 1080p. Yung resolution para medyo okay pa rin yung video natin. Tapos export nyo lang, mga ka-vibes. Ang pangalawa ay manual tracking gamit ang keyframes. Lalagyan mo ng frames ang bawat galaw. Kagaya nito ng sample ko, no? Hindi ko nalang siya i-discuss in detail, mga ka-vibes. Ganun lang siya kasimple, mga ka-vibes, no? Kung paano siya gawin. Ngayon, kung gusto nyo pang matuto kung paano pag gawin yung keyframing, gawa natin yan panibagong tutorial. Yun lang. Salamat. Bye-bye.